Si NKTI Dr. Michael Haro mismo ang nagbakuna sa kanyang sarili para makumbinsi ang ibang magpabakuna rin. Vaccination is the only way to go. Misis naman yung doktor ang nagbakuna kay Dr. Benjamin Campomanes ng St. Luke's Medical Center Global City. Buwan naman ang binakunahan dito ang presidente at CEO na lang si Dr. Art de la Peña. Habang sa St. Luke's Quezon City, mismong health secretary ang nagturok sa medical director ng ospital na si Dr. Debbie Ona. Nakakasiguro kayo na ang bakunang ito ay sadyang ligtas at dekalidad at dumaan sa masusing pagsusuri. At ang bakunang ito ay ginto. Hindi lamang mga doktor ang nagpapabakuna kundi pati mga empleyado ng San Lazaro Hospital gaya ng maintenance worker na si Mang Romy Masangkay. Mga kababayan ko, magpabakuna na kayo. Bilib ako sa bakuna ko. Ako ay Pilipino. Prioridad pa rin sa bakuna ang mga medical frontliner at katrabaho nila. E paano yung mga nauna pang nagpabakuna kaysa sa mga healthcare workers gaya ni na DILG Undersecretary Jonathan Malaya, MMDA Chief of Staff Michael Salalima at Pasay Vice Mayor Boyet Del Rosario? Paano yung mga iba, si ito sa USEC ng DILG, si Malaya, nagpaturo po? Ay, hindi ko po alam kung ano talaga, kung totoo talaga yan, at hindi ko po alam kung ano mangyayari. Kinakailangan po talaga ma-imbestigahan at kung po pwede nga po, mapatawa ng parusa yung mga nauna. No? Kasi limitado po talaga ang supply. Bukod sa 600,000 doses ng Sinovac na donasyon ng China, bukas darating na raw ang COVID vaccine ng AstraZeneca mula sa COVAX facility ng World Health Organization. Pero imbes na 525,600 doses, 487,200 doses muna ang i-deliver. Sasalubungin din daw yan ni Pangulong Duterte. Pag natuloy ito, may Sinovac at AstraZeneca na tayong pambabakuna para sa 543,600 na tao. Pero milya-milya pa ang layo sa 70 million na Pilipinong target mabakunahan para magka-herd immunity na tuluyang kokontrol sa pagkalat ng sakit. Pinag-aaralan na rin na sunduin ang bakuna imbes na hintayin. Ang gusto nga ni Secretary Galvez, makapag-angkat ng bakuna pagpunta niya sa India sa second week of March. Hanggang ngayon, wala pang bakunang dumarating sa bansa na binili mismo ng gobyerno sa mga vaccine manufacturer. Donasyon ang galing Sinovac at order sa COVAX facility ng World Health Organization ang parating na AstraZeneca. Pare-pareho may emergency use authorization ang dalawang yan, pati ang sa Pfizer. Pero Pfizer at AstraZeneca lamang ang may rekomendasyon mula sa Health Technology Assessment Council o HTAC. Pero paalaala ng grupong Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, hindi dapat madaliin ang pagbabakuna ng Sinovac dahil wala pa itong HTAC clearance. Sinang-ayunan niya ni Vice President Lenny Robredo pero sabi ng NITAG exempted na raw sa HTAC clearance ng Sinovac dahil donasyon ito. Ilang araw matapos siyan, binanata ng Pangulo ang bise. Anak ka ng... Bakit ako, I would give them the worst? Mamatay ka na. Hindi ko iwanan yung mga frontliners. And you do not need to really be redundant about it. Wala akong opposition against Sinovac. Kahit pa donated yan. At wala tayong gagastusin. Obligasyon natin na bigyan yung ating mga kababayan ng added layer of protection. Ano ba naman yung kahirapan? Humingi ng positive recommendation. May halong panlalait ang mga birada ni Duterte kay Robredo na diretsang sinagot ng bise sa programang The Mga Has Interviews. You have a very, you seem to have an angel face but a devilish mind. At least in-admit niya na angelic face tayo. Yung discussion sa policies, kailangan sana maayos. Pero parang binababa siya sa level na bastusan. Natingin ko hindi natin ito kailangan. Sige ka lang salita dyan. Wala ka namang ginagawa. Do you know what? Because you want to be relevant here. Napakalayo nun sa katotohanan. Since 2016, hindi kami huminto. Bawat sakuna, nandyan kami. Kadalasan kami yung pinakauna na nasa ground. Kunin mo yung basket mo, mamalingke ka doon sa labas ng bakuna. Bigyan kita pera. Para kung may mabili ka, bilhin mo na kaagad at umuwi ka dito sa Pilipinas, bigay mo roon sa mga doktor. Parang hindi Pangulo yung nagsasalita. Mangalawa, sobrang pikon. Pag pikon ka, talo ka, di ba? Dapat sa trabaho namin, hindi kami napipikon eh. Kasi sa trabaho namin,
kailangan yung tao malayang mag-criticize eh. Kailangan yung tao malayang magbigay ng suggestions. Noong hinga ng reaksyon ng presidential spokesman, nagkataon lang po talaga na kung ang presidente ay laging handa, ang vice president ay laging mali. Hindi siya sanay na napupuna, hindi siya sanay na may sumasalungat. Kaya every time na merong pupuna o sumasalungat, umiinit yung ulo niya. Isa pang sinita ni Robredo ang kumakalat na fake news tungkol sa kanya online. Hindi raw totoong siya na sa litrato nagpapabakuna ng kumakalat online. Sabi pa ng iba, bakit hindi malaman daw itinaas ang manggas para mas kapanipaniwala. Ang totoo, hindi yan si Vice President Robredo kundi si Doktora Flor Delisa Grana. At hindi na rin kailangan itaas ang kanyang manggas dahil bakuna blouse naman ang may hati sa gilid ng manggas ang suot ni Doktora. Sa huli na nindigan si Robredo sa kanyang mga karapatan bilang vice-presidente. May mandato ako, i-represent yung tao. So para sa akin, karapatan ko lang din sa responsibilidad ko na pinapahayag yung mga saloobin ko sa mga bagay na mahahalaga. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.